hindi makakapigil at hindi makakahadlang kahit na mabuhay muli ang usaping nuclear 2015 upang hindi lusubin ng Israel ang Iran. Dahil kahit na manumbalik man ang kasunduan, hindi ito nangangahulugan na lalago ang katatagan sa buong rehiyon. Alamin at talakayin po natin ang karagdagan pang impormasyon sa videong ito. Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Hindi ko po talaga kakalita ang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po talaga sa pagtangkilik ninyo palagi sa ating mga video. Israeli Prime Minister Naftali Bennett, pinahiwatig nitong linggo pa lamang na ang bansa ay maaari pa rin maglusad ng militar na paglusob laban sa bansang Iran kahit nabuhayin ng Islamic Republic at mga makapangyarihang bansa sa mundo ang 2015 nuclear deal. Ang pinakamalaking banta laban sa pamahalaan ng Israel ay ang bansang Iran, ipinahayag ng Prime Minister sa isinasagawang lingguhang cabinet meeting sa Jerusalem. May pananagutan umano ang bansa na dapat bigyang pansin ang Iranian nuclear program at siyempre, sinusubaybayan din namin ang gaganaping talastasan sa Vienna. Ang aming posisyon ay kilala at malinaw na kahit klaro at madaling maintindihan ang kasunduan, maaari pa rin itong mabago at mawala ng kakayahan ng usapin kung sino man ang nag-isip na ang kasunduan ay mapalago nito ang katatagan sa rehiyon. Isa itong pagkakamali, dagdag niyang sinabi, panandalian lamang na maantala ang nuclear program ng Iran at tayong lahat sa rehiyon ay may pananagutan at hindi matukoy na kabayaran kung sakali. Kaya sa ngayon at sa mga nagdaang taon, inaayos na namin ang lahat ng puwang. Mas pinalakas at mas pinagtibay ang kapangyarihang militar at sa darating pang mga taon, panatilihin ng Israel ang kalayaan sa pagkilos sa anumang pagkakataon kahit mayroon at walang kasunduang nuklear. Ang komento ng Prime Minister inilabas sa panahong ninais ng mga makapangyarihang bansa na isalba ang tagilid na at wala ng tibay na 2015 nuclear deal. Binanggit din ng Prime Minister sa Annual International Conference of the Institute of National Security Studies na ang kampanya upang pahinain ang Iran ay magbubunga lamang ito ng maraming tunggalian at paghaharap at umaasa ako na ang usaping nuklear sa Vienna ay hindi mapunta sa wala. Ngunit kahit magkaroon pa ito ng positibong resulta, ang Iran ay manatili pa ring Iran dahil kung bigyang parusa ang Iran dahil sa kanilang nuclear program, mas lalo pa nitong palaguin ang mapaminsalang aktibidad sa buong gitnang silangan. Kaya ang bansang Israel ay kinakailangang maghanda na parang nag-iisang policeman sa buong mundo at tanggapin ang katotohanan na ang Estados Unidos ay mas pagtuunan ng malaking pansin ang Russia at China. At kahit magtagumpay na buhayin ulit ang 2015 nuclear deal, hindi ito makakahadlang o hindi ito makakapigil upang hindi lusubin ng Israel ang Iran.